Sinu LBC at ito ang One News. Report, rewind, react, respect. Usap-usapan ngayon sa social media ang 30,000 pamilya ang lubos na nagpapasalamat sa Administrasyong Marcos dahil sa pagtupad ng kanilang pangarap na magkaroon ng sariling bahay at lupa. Sa ilalim ng murang pabahay ng Marcos Administration, isa sa pamilya ni Ray Leonard de la Cruz ang nabigyan ng murang pabahay mula sa National Housing Authority. Ayon kay Ray Leonard, wash out ang dating bahay nila noong nagdaang bagyong Paeng. Kaya laking pasasalamat ng mag-asawa dahil sa bagong tahanan. Anya, ito ang magandang panimula sa kanilang pag-ahon muli. Maraming salamat. Taos puso, nagpapasalamat po ako kay Ferdinand Bongbong Marcos Jr., tapos sa NHA, sa lahat po ng ahensya po ng gobyerno. Maraming salamat at binigyan niyo po kami ng bagong pabahay po. Masaya po kasi nagkaroon na po kami ng sariling bahay po. Samantala, narito ang komento ng ating mga kababayan. Ayon kay Encarnacion Alapitan, thanks for the kindness po, Mr. President Ferdinand Bongbong Marcos. We love you po. Ayon naman kay Susanne Ginto Orogan, ang saya naman kahit di ako mabigyan ng pabahay. Basta mas marami pa matulungan ang Pangulo at gobyerno natin, nakaka-proud pa rin. Congratulations po sa lahat ng nakakuha ng pabahay. Ayon naman kay Mary Ann Gordovin, sana lahat ng nangungupahan mabigyan ng libreng pabahay. Ayon naman kay Mac Dolio, Tatak Marcos talaga ang bilis. Proud of the best, President Apo BBBM. God bless you always po. Ayon naman kay Jolly Tilintino, wow, such is very much welcome and the board of BBBM. By providing low-cost housing to the homeless Filipinos all over the archipelago. With this, hopefully soon, there will no more squatters all over the country. Bago ang lahat, binabati ko at pinapasalamatan ko ang buong NHA, ang inyong mga opisyal at mga kawani, pati ang mga katuwang ninyong ahensya sa gobyerno at lokal na pamahalaan sa matagumpay na pagpapatayo ng mga bahay na ito. Ito ay isang konkretong hakbang tungo sa pagkamit ng ating pangarap na mabigyan ng maayos na matirahan ang ating mga kababayan. Ito ay malinaw na nagpapakita ng inyong dedikasyon sa inyong sinumpaang tungkulin. Nananatili ang ating layunin na makakapagpatayo ng dekalidad at murang pabahay para sa bawat pamilyang Pilipino, lalo na para sa mga mahihirap na ating mga kababayan. Ang mga tahanan na ating inihandog ay ilan lamang sa higit 30,000 bahay na naitayo sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Nasabay-sabay din, ngayong araw din, ay ating ipinapamahagi sa araw na ito. Kaya naman, hinihikayat ko ang mga kapwa kong lingkod bayan sa NHA na ipagpatuloy ang pagsisikap na magampanan ang inyong mandato. Kasabay ng mga tirahang ibinabahagi natin, tiyakin natin na mabigyan din natin sila ng pagkakataon na makapaghanap buhay at magamit ang kanilang mga kakayahan at talino tungo sa kanilang tuloy-tuloy na pag-unlad. Patuloy ninyong pagtibayin ang pakikipag-ugnayan sa mga kaakibat na ahensya, mga lokal na pamahalaan at mga pribadong organisasyon. Hangarin natin na matiyak na may sapat na suporta ang lahat ng mga benepisyaryo ng mga bagong tirahang ito. Batid natin ang iba't ibang uri ng sakuna at problema dumadaan sa ating bayan. Kaya naman, napakahalaga na masiguro natin na ang mga bahay na ating itinatayo at ipinapamahagi
ay mananatiling matibay at tatagal anuman ang maging lagay ng panahon. Ang tagumpay ng ating pagtitipon ngayon ay patunay lamang na matinding kagustuhan ng administrasyong ito na agarang matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Ang tungkol sa housing po, ang katotohanan niyan ay malapit sa puso ko ito dahil noong ako ay nasa Senado, linagay ako sa Housing and Urban Development Committee. Ako yung chairman. Kaya nakikitang-kita ko, very frustrated nga ako, nakikita ko palaki ng palaki ang kakulangan natin sa housing. Hanggang umabot na nung umupo na ako bilang presidente, nakita ko ang estimate namin ay halos 6.5 million na ang kakulangan ng pabahay dito sa buong Pilipinas. Nung nasa Senado ko 3.5 pa lang 'yan. Kaya mabilis talaga ang pag-akyat, ang pagparami ng pangangailangan. Kaya ating ginagawa ay naghahanap ng lahat ng paraan upang ipagsama-sama, ipagsanipwersa natin ang mga LGU, ang Department of Human Settlements, ang NHA, pati ang legislature, pati ang national government, ay lahat ng aming magawa ay gagawin na namin para naman ay makapagpatayo ng bahay dahil ay napakarami masyado ang ating mga kababayan ay walang sariling bahay at walang mauwian at nagiging squatter, napipilitang maging squatter. Ay, hindi naman tama 'yon. Hindi natin dapat ginagawa sa ating mga kababayan 'yan. Kaya ginagawa namin lahat. Ang pangako sa akin ni Secretary Acosta, sabi niya 1 million homes a year. Tingnan nga natin kung kakayanin niya. Pero sa palagay ko, sa takbo, eto naman, magbabago ang ating konsepto. Dahil noon sa housing, noong unang human settlements, noong panahon pa ng aking ina, na siya ang naging Minister of Human Settlements, ay talagang kumpleto lahat ng aming project para nga sa pabahay. Ngunit ito'y napabayaan at kaya naman nagkulang-kulang na. Kaya't malaki ngayon ang hahabulin natin. Dati, ang konsepto ay bahay at lupa. Kumaalala pa ng iba dito sa inyo. Walang aamin dahil mahahalata yung mga edad ninyo. So yung panahon na yun, bahay at lupa. Ngunit, lalo na sa mga urban areas, wala nang lupa. Mahirap na makahanap ng lupa. At siguro, mas efficient gagawa tayo ng mid-rise na tinatawag. Kung maalala nyo yung Bliss, yung project ng Bliss, dyan nag-umpisa ang mid-rise na ilang 5-stories, 6-stories na building. At mukha namang maganda. At marami talagang kumuha, nagkaroon sila ng sarili nilang tirahan. Ngunit ngayon, dahil mahirap na, pa siguro baka pataasin pa natin. Baka pwede na natin itaas hanggang high-rise na. Ngunit pinag-aaralan natin to, siguro case to case ito. Ngunit ang importante rito ay merong, kaya ang tawag ay hindi Department of Housing. Ang tawag ay Department of Human Settlements. Dahil ang bawat na itatayo ay hindi lamang bahay ang itatayo. Kung hindi, titiyakin na malapit sa trabaho. Ang usual na sinasabi, dapat ang pagpunta sa trabaho hindi lalampas sa isang oras. So, from the, kuminsan ganun ang pakiramdam, parang isang taon ka baka makauwi, lalo sa Maynila. Pero ang aming tinitignan, the travel time mula sa bahay hanggang sa trabaho ay hindi dapat lalampas ng isang oras. Dapat may malapit na eskwelahan para sa mga bata. Dapat may malapit na palengke o maliit na mall na may para makapagbili ng mga pangangailangan ng mga pamilya. Lahat ito ay pinagsasabay-sabay. Kaya human settlements ang mga tinatayo natin. Kaya yan ang ating hangarin na masabi natin na nasimulan man lang ang low-cost housing, ang socialized housing,
para sa mga nangangailangan na ating kababayan at hindi makahanap ng kanilang sariling tirahan. Kaya asahan po ninyo na simula pa lamang ito ng ating tuloy-tuloy na pagsisikap para mabigyan ng mas maayos at masaganang bukas ang bawat Pilipino. Sa ating mga beneficiary, sa inyong pagsisimula ng bagong buhay sa inyong mga bagong bahay, hangad ko na una, mapaganda ninyo ang inyong mga tahanan. Ito'y pakamahalin ninyo ng lubusan dahil ito ang magiging saksi sa pag-uunlad ninyo at ang inyong pamilya. Pangalawa, hiling ko na mapagyaman ninyo ang inyong bagong komunidad. Gaya ng lagi kong bukang bibig, pagkakaisa ang susi para mapagtagumpay ang anumang hamon ng buhay ay kaya nating tugunan. Pangatlo, at ito'y hinihingi ko sa kooperasyon ng ating mga lokal na gobyerno at pribadong sektor, naway maging panatag ang ating mga kababayan sa kanilang mga bagong bahay. Mahalagang mabigyan ang ating mga kababayan ng pangkabuhayan, tulong upang malubos nila ang paninirahan sa kanilang mga bagong tahanan. Sa aking mga minamahal na kababayan, maging paalala nawa ang inyong bagong bahay na may maliwanag na umagang laging nag-aantay sa inyo. Mga kapwa kong Pilipino, tiwala ako sa pagbubuklod nating lahat, unti-unti natin mabibigyan ang bawat pamilyang Pilipino ng maayos at abot-kayang tahanan. Nananalig ako na sa mga darating na panahon, sama-sama nating makakamit ang ating mga pangarap para sa ating mga pamilya, sa ating komunidad at sa ating madsa. Ngayong nalalapit ang Kapaskuhan, binabati ko po kayong lahat na isang mapagpala at masaganang Pasko at bagong taon. Nagagalak ako. Nagagalak ako na ipinagdiriwang ninyo ang Paskuhan at sasalubungin ang bagong taon sa inyong mga bagong tahanan. Maraming salamat po at isang magandang araw po sa muli sa inyong lahat. At it's official na, Christmas na. So, Merry Christmas sa inyong lahat. Magandang umaga po, marami pong salamat. Thank you for watching. Please like, subscribe, and click notification bell for more updates.